Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang pinsalang idinulot ng maghapong lakas na ulan at hangin dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Unahin natin ang Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, kung saan halos 30 bahay ang pinadapa ng naglalakihang alon. Sugatan ang ilang residente habang ang karamihan walang naisalbang gamit kaya umaapil na ng tulong. Tunghayan sa aking pagtutok. Lumulutang na sa dagat ang barong-barong na ito sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Isa ito sa halos 30 bahay na sinira ng malakas na hampas ng alon at ulan sa magdamag. Halos lubog na ito sa tubig pero lakas loob pa rin pinapasok ng mga residente sa pagbabaka sakaling may gamit pang maisasalba. Oh, yan na, babagsak na yung tulay. Ay, na, may dugo? Hala! Dahil sa insidente, ilang residente ang nasaktan. Ang mga bagay din na nakatirik sa gilid ng Road 10 area ng Vitas hindi rin nakaligtas at pinabagsak din ng hangin at ulan. Mula ho kagabi, mula nang maging masungit ang panahon, ang bilang ng mga residente rito hindi na bababa sa 20 bahay ang nasira. At kanina po, nang amin silang makapanayam, isa lang ho ang tangi nilang hiling na makarating sana sa lokal na pamahalaan. Sila'y mabigyan ng konting pinansyal na tulong para makapagpagawa muli ng bahay. Yun yung ilan sa mga kababayan nating naririto, yung mga kapuso natin ay inilikas na rin mula po kaninang umaga. Isa sa mga nawalan ng tirahan ang 76 na taong gulang na si Lola Beatriz. Basang-basa kami sa ulan, humihisaan ako ng tulong kasi yung bahay ko nasira. Ako lang po nag-iisa, wala akong kasama. Hindi ho kayo nag-evacuate, yung iba raw inilikas. Hindi ako lumikas kasi wala po akong kasama. Walang ano yung baran o yung mga gamit. Ito ang itsura ng bahay ngayon ni Lola. May mga pundasyon. Humihina yung pundasyon ng bahay. So ganoon na yun. Itignan natin yung itsura ng mga bahay ngayon pagkatapos o ang walang tigil na pag-ulan dito sa Bitas, Tondo, Manila. Kung inyong makikita, yung water closet po na yun ay tumabingi na, nawala na sa pwesto. Ito ho, dating eskinita, papasok sa bahay ni Lola, pero hindi na ho yan mapapasok ngayon dahil nagmistulang sinalansang baraha na po yung pader ng mga bahay dito. Kung hindi kumuho ang mga bahay naman na ito na nasa tabing dagat din, nawala ng pader at napunta sa dagat. Magsasalba pa ng pwedeng maisalbang gamit, yung mga nasira. Ayun. Hanggang kaninang umaga. Ba kayo natatakot? Ba't hindi mo kayo mag-evacuate? Malakas ang hampas ng alon at sa kasagsagan ng buhos ng ulan, isang senior citizen na hindi na nakakakita ang nahulog sa dagat. Butit na iligtas ng mga kapitbahay at rescue team. Lumungoy ako dyan, bumunta ako sa ilalim. May dumating naman na isang rescuer. Sabi ko, pare, hawakan mo. Nasa maayos na siyang lagay sa evacuation center. Malakas na po yung tubig. Oho. Ay, buti nga po, nag-rescue ko kanina. Ang underpass sa Road 10, nadaraanan sana ng rider na ito. Lumubog na rin sa tubig. Ang dulo, ginawa ng paliguan ng mga tao. Di alintana ang basurang lumulutang malapit sa kanilang pwesto. Sa ngayon, hindi bababa sa 100 pamilya ang inilikas hanggat masama ang lagay ng panahon. Lumakay ang alon kaya yung mga bahay namin, inangat ng bahay, tapos na-wash out po yung pinakadulo namin. Tapos yung daanan po namin, yung pinaka-apakan po namin, nabagsak. Damit, pagkain at pera, munting hiling ng mga naapektuhan. Kahit pantawid ano lang nila, sa ngayon po, mga damit po, eh meron naman po kaming damit, siguro po hindi po sapat para sa kanila. Mga pagkain po. Ipinarating namin sa Office of the Mayor ang kanilang hinaing tutugunan daw nila ito sa lalong madaling panahon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.